May gagawin tayo. Ito TCL, nasa 50 inches yata ito, frameless na rin ito. Ayan, frameless na rin siya. So try natin kung ano ang problema nito. Dito sa gilid meron siyang power on dito. Pindot lang natin. Okay, so nag-backlight na siya, no? Kita niyo ba? Nag-backlight na siya pero wala siyang picture. Kahit yung bar lines, wala din siyang ganun. Kumbaga, total blackout talaga yung display niya. Pero good yung ating backlight. Okay, buksan natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Ito yung kanyang model. TCL. Tapos, parang nabuksan na rin siya, no? Bukas na yung selyo nito. Baka napacheck up na rin nila ito. Pero try na lang natin kung magagawa pa natin. Okay, ito yung kanyang power supply. Tapos, ito naman yung kanyang mainboard. Dalawang ribbon. Tapos, nakatago yung ating top board. Okay, so gagawin natin ay try muna natin magsukat ng supply kung mayroon siyang supply pag nakakabit yung dalawang ribbon bago natin siya ihang. Okay, so ito na, nakabukas na yan. Yan, may backlight siya. So check natin kung may supply tayo masusukat dito sa mga kapasitor na ito. Or wala. Okay, wala. Wala tayong nasusukat. At parang sobrang init nito. Ito 12 niya. Yep. Lakas uminit yung DC to DC niya. Okay, bunot muna natin. Ang lakas uminit nito. Saka pansin nyo ba parang tabingi na ng mga pyesa niya, no? Parang nagalaw na yung pyesa nito. Tabingi na yung mga pyesa niya. Okay, so try natin ihang yung ribbon. Baka matagal na itong na-stuck eh. Try natin ihang. Tago muna natin. Tapos magsusukat tayo sa DC to DC muna. Kahit wala yung ribbon niya. Okay, power on lang. Ayan, nag-backlight na siya. Ayan, nakabukas na yung ating ilaw. Ayan. So, meron tayo dito 12 volts. Ito, wala. So, napapansin ko, tabingi na yung mga pyesa natin dito eh. Parang nagalaw na yata yung DC to DC nito. Okay, wala din supply dito. 12 lang ang mayroon. Yung iba, wala na. Okay, walang supply. So, negative. Okay. So, parang may problema yung DC to DC nito. Yun, no? Lakas niya uminit kahit wala siyang load. Okay. Okay, so tinrace natin kung saan banda ang short, ano? So akala natin kaya dito yung kapasitor dito. So tinanggal ko. Okay na siya. Hindi na nagbabuzzer ito. So pati yung fuse dito, tinanggal ko rin. Kasi dito kanina nagbabuzzer dito. Yan, nagbabuzzer yung tester natin. Yan, dito nagbabuzzer siya. Tapos itong oil nakakabit sa ground, tama? Yan, nakakabit sa ground yan, tapos papasok dito sa transistor. May transistor dito, ni-remove natin. Ito, hindi na siya short. So pag ito nakadikit, yung transistor kanina short. So ito yon. Yan, bali ito yung transistor na yon.
Ito naman yung fuse, saka yung isa dito ay kapasitor. Ito. So okay ang dalawa. Ito ang may problema, yung transistor. Yan. Bali, nagsushort yung pin na ito. Itong pin na to saka ito, nagsushort na. Kaya pang nag-buzzer ka rito, madidetect mo yung grounding dito. Tapos papasok siya dito sa circuit na ito. Okay, so hanapan natin ng kapalit tong transistor na ito, kung MOSFET man ito. Tapos ikakabit natin ulit yung tinanggal natin dito. Okay, so ito yon, ito yung transistor na yon, yung nag-short. Yun oh. Yun oh. Short siya, no? Yan, nagbabuzzer siya. Yun. Okay. So, positive nga. So, hanapan natin yan. Titingnan natin kung ano ang value ng transistor na yan. Kasi nakakabit siya sa supply to ground. No, ang function niya ay aalamin pa natin kung ano ang trabaho niyan. Okay, so nakahanap tayo ng kapalit. Replacement lang to. Ang base nito ay positive yung magti-trigger. So, PNP. PNP ang MOSFET na ito. Kasi kung base niya ay negative, NPN. So, ito ang base niya ay positive. So, PNP ito. Okay, ito kabit natin. Try natin kung gagana. Okay. So, testing natin ngayon yung circuit natin kung short pa. Ito dapat short to. Yun oh, wala na, no? Normal na yung circuit natin. Hindi na short ito. Hindi na. Okay. So, try natin kung magkakaroon ito ng DC to DC. Saksak ko lang. Sana yun lang yung sira niya, no? Yung isang MOSFET na yan. Power on natin. Tapos, grounding. Check natin yung supply natin dito kung mayroon na. Yep, mayroon siyang 12. May 12 siya dito. So, ibig sabihin 12 volts yung pumasok sa fuse na ito. Tapos, ito grounding. Tapos, check natin kung may nagbago. Ayun, mayroon tayo dito 3.29. Ito, check natin kung ano ito. Yun, negative 12. Hanapin natin yung BGH natin kung saan nagtatago. Pero dito sa taas siguro, andito siya. Check natin dito. Baka dito lang yung BGH natin. Okay, so ito nga siya. Ito 29 natin. Ito naman yung negative natin. Negative 12. Yun, magkadikit lang sila, no? So, mayroon na tayong BGH. At BGL. Yon. So try natin kabit yung ribbon, titingnan natin kung gagana siya. Kasi nagkaroon na siya ng DC to DC. Baka yung salarin lang talaga dati, ito lang. Kaya lang hindi natutukan nung gumunang gumawa, ano? Siguro medyo kinakapa niya. Try natin. Okay, so testing natin, tingnan natin kung hindi nawala yung BGL natin. Ayun, nag-shutdown yung BGL natin nung nakakabit yung ribbon, ano? Pansin nyo ba na wala yung BGL natin? Okay. So, ibig sabihin nito may tama yung panel nito. Yun o, nawala yung BGL natin. Pero may 12 tayo. Okay. So, off ulit natin. Off natin. Tapos, hanapin natin kung saang side ng may tama. Ano? Tanggalin natin yung ribbon. Yan, tanggal tayo ribbon.
Titingnan natin kung saang side ang may problema. Power on lang. Yan, nag-on na siya. Tingnan natin yung BGL natin. Okay, wala pa rin siya BGL dito. Oh, wala pa rin. Okay. Bunot ulit natin. Tanggalin natin yung sa taas. Kabit natin yung sa baba. Okay. Saksak natin ulit. Tapos, testing natin. Okay, power on ko lang ulit. Power on. Yan, nag-on na siya. Check natin yung BGL. Wala din siyang BGL, ano? Wala pa rin, no? So, magkabila ang ribbon ang tinanggal natin. Wala siyang BGL. Nawawala yung DC to DC natin. Hang natin parehas ulit. Tapos, power on ulit natin. Baka nasisira itong transistor natin or yung MOSFET natin dito pag nakakabit yung ribbon, ano? Baka sinisira niya yan. Power on natin. Yan, nag-on na siya. Check natin kung may BGL. Okay, mayroon. May BGL tayo, oh. So, nagtataka tayo pag nakakabit yung ribbon natin ay nagsha-shutdown siya, no? Nawawala yung ating DC to DC. Yun, meron, no? Negative 12. Okay, ulit. Bunot ulit natin. Kabit natin yung taas. Tapos, testing natin. Power on lang natin. Okay, nag-backlight na siya. Ayun, mayroon siya sa taas. Oh, may 10 siya. Okay, so silip natin yung display kung mayroon yung kalahati nito. Tingnan natin kung may display yung kalahati niya. Ayun, mayroon, no? Kita niyo ba? Mayroon display yung kalahati niya. Umiikot na siya. Kaya lang gabi na. Dami ng lamok dito sa area natin. Yan, yan oh, mayroon siya oh. Kita ba? Yan, kalahati lang nga. At hindi naman nagpi-flitter. Okay, parang makuha yata to sa tape method, ano? Baka magte-tape method na lang tayo dito sa clock signal natin. Baka mag-normal na ito. Try natin. Okay. So, ito. Nag-block tayo dito. Mula dito sa gilid, bilang kayo 21. Yung pang 22, tapos, yun yung add-even, tapos, clock signal natin, bali 6. So, bali 8 yung iba-block nyo dyan, kagaya dito sa ginawa natin. Binlock natin yung 8, umabot pa sa siyam, ano? Okay. So, try natin yan. Kasi dito, makikita nyo dito yung clock signal natin. Yan. Yung side na ito. Ito yon. Mula doon sa IC na yan. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos may dalawa dito sa taas na nanggagaling. Yan. Bali, 8. Yan. Mula dito, 1 to 21. Pang 22 niya. At magbibilang kayo ng mula 22 hanggang 8 pin. Yun yung iba-block nyo. Okay, try natin ito. Kung gagana siya. Okay, testing natin. Yun. Eh, yun, no? Dali, ano? Okay, bumukas na siya. Yan. So, bumukas na yung unit natin. Normal na. Normal na siya. So, binlock natin ito, yung signal na ito. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bali yung dalawa dito, saka yung 6 dito. So, 8 yan. Mula dito, bilang kayo hanggang 21. Yung pang 22 niya,
bilang kayo ng pang 22, gawin yung 1 yon hanggang sa 8. Bali 8 pin ang ipa-block nyo kasi mula dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bali 8 pin na yan, ipa-block nyo yan. Yan yung clock signal natin sa kayong swapping voltage natin. So ito, yan no. Okay na siya no. So wala namang tama yung screen natin, normal no. Okay, normal siya. Bakit kaya hindi natuloy nung unang tumira nito? So yun ang problema niya. Sira pala yung isang transistor dito na PNP. MOSFET yan ha, MOSFET siya. So ito yung MOSFET na yon, shorted yung pin dito saka yung ito, drain saka source niya, yung gate natin, itong base niya. Okay? So nag-short yan, kaya bagsak yung DC to DC natin, ayaw mag-function. Tapos nag-block tayo dito ng clock signal saka add-even natin. So nung na-block natin yon ay nag-normal na yung unit natin yun, no? Okay na siya. Swerte yan, ha? So swerte talaga pag nagawa mo tapos walang damage yung glass, normal na normal yung glass niya, walang spot. Okay pa siya, no? Pwede pa siya. Yan. Lagyan natin ng palabas. Okay, so yan na siya, oh. Yan, naka-steam, I1 na tayo. TCL. 50 inches. Ang problema, walang DC to DC. So ginawa muna natin yung DC to DC natin. Tapos, nag-block tayo ng clock signal sa side na ito. So itong side na to ang may sira. Tapos itong side na to buo pa. Pero makinis naman yung screen niya. Okay? So hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na repair or na video. Okay?